Hi guys, Nim here, and welcome to another video. We have this question here. Which is safer to use daw? Yung Daedalus wallet or yung Yoroi wallet? To answer this question, alamin muna natin kung ano yung difference ng Daedalus at ng Yoroi wallet. We have this list of wallets here sa Cardano community GitHub repo. And may column dito for the type of these wallets. Makikita natin dito, yung Yoroi is light channel type, the same with everyone else here in this table, in this list, except lang sa Daedalus. Yung Daedalus lang yung full wallet. Now, ano itong light and full wallet na ito? To explain that, meron akong hinanda dito na masterpiece na pang Da Vinci na level na artwork. Ito yung simplified the diagram ng Cardano network. And this is basically just the same with most other blockchain networks out there. Bawat isa sa mga bilog na ito, ito yung mga full nodes. Yung mga full nodes lang sa network ang pupwedeng makipag-interact with other full nodes in the network. Now, sa background ng Daedalus na wallet, if you are running Daedalus, meron niyang full node na tumatakbo sa background and yan yung nakipag-interact with the other nodes in the network. And bawat isa sa mga full nodes na ito, they maintain a complete copy of the entire history of the network, of the blockchain, I mean. So lahat ng mga transactions from the very beginning up to the very moment right now, yung mga pinaka-latest na blocks na na-create sa network, nagkakaroon yan sila ng copy. Kasi itong mga to, nagpapasahan ito sila ng mga new blocks. Every time new blocks are created, pinapasa kaagad nila yan, dinidistribute nila kaagad yan sa network. Okay? Now, yung mga providers ng light wallets na kagaya nitong Yoroi, Adalite, Medusa, ito sila yung nagme-maintain ng full nodes nila sa servers nila. And if you are using a light wallet kagaya nitong, let's say for example, ito yung full node na minemaintain ng Yoroi. If you are using a Yoroi wallet, every time you do something na kailangan i-broadcast sa network, let's say meron kang transaction na gagawin or magbabalance check ka, yung request mo pinapasa yan dito sa server na minemaintain ng Yoroi. And from here, sila na yung nagpo-propagate sa network. Kung balance check lang po, pwede na lang ibigay kaagad sa'yo yan. So yung balance ng wallet mo. Kasi may copy naman sila kung ano yung current na state ng wallet mo. Now, if you are making a transaction, like magsasend ka ng ADAS mo into another wallet, ipapasa yan sa server ng Yoroi, and then ipaprocess nila yan. Kung mapasok na yan sa isang block, ipopropagate yan sa buong network. Mapasa yan para magkaroon rin sila ng copy. Okay? But, yung wallet nyo sa Yoroi, either sa mobile or yung nasa browser ninyo sa Chrome or sa Brave, never yan nakakapag communicate directly with the other full nodes sa network. Hindi yan po pwede. Dumadaan muna yan talaga sila sa server ng or sa node na minimaintain ng Yoroi. And another thing with the light wallets is hindi yan sila nagme-maintain ng copy ng buong history ng blockchain. So hindi yan kailangan ng maraming resource. Kaya perfect siya sa mga mobile devices and yung sa mga browsers lang. Kaya tinatawag sila na light wallet lang. Now, anong implications ng full wallet at yung light wallet? Ito yun siya. Sa full wallet, yung advantage niyan, decentralized talaga siya. Meaning, you are not subject to any single source of authority or influence sa network. You don't have to rely on anyone. You are not dependent on the provider of the wallet, kagaya nung sa Yoroi. And you have direct access to the main network. Hindi ka dumadaan sa intermediary or yun sa isang node na kontrolado ng wallet provider. Kasi you're maintaining your own full wallet. Ito yung case ng Daedalus. On the other hand naman, ang disadvantage is you are fully responsible. That includes for the maintenance of your installation, making sure na you have enough bandwidth to keep your node updated and you have enough storage space and compute resources para ma-maintain yung full operation ng node mo. And of course, you have to
look out for your own security. That includes keeping your keys safe. And another thing is, wala kang direct na support if you encounter problems. You'll have to figure things out on your own. Okay? Now, sa light wallet naman, ang advantage nito mainly is it is very easy on the resources. Particularly yung sa network bandwidth, yung data storage space, hindi mo kailangan ng malaking storage space kasi again, hindi niya dinadownload and hindi niya kinikip yung buong copy ng entire history ng blockchain sa device mo. And consequently, hindi rin nangangailangan ng malaking compute capacity. Kaya perfect siya sa mga mobile devices. Additionally, you have a helpline in case of issues. Although limited lang kasi you are still in charge of keeping your wallet keys safe. But at least if there are problems, may mapagtatanungan ka, may makukontakt ka. Mostly sa mga ito, meron yan silang mga chat na helpline. Ang disadvantage naman nito, you are dependent on the wallet provider's services. Kasi yun nga, yung mga transactions mo, dumadaan talaga sa servers nila. So, may intermediary ka talaga bago ka nakakapag communicate with the rest of the network. And because of that, if they have technical problems sa servers nila, sa node na minimaintain nila, yung mga problems na yun, magiging problema mo na rin yun. Kahit wala kang kasalanan doon. For example, just last night lang, we have a fellow member in the group na nagkaroon ng problema dito. Hindi siya nakapag-proceed sa transaction niya for some reason. And mukhang tama naman lahat ng ginawa niya. So, mukhang hindi sa side niya yung may problema. Most likely, doon yun sa part ng wallet provider. Now, balikan natin yung tanong. Which is safer nga ba talaga? The way I look at it is, this is subjective, this is relative, it depends. If you are someone who values self-sufficiency, no-brainer talaga ito pag-stick sa full wallet. If you don't trust anyone, and that is one of the main points of the blockchain, yung trustless na system, na wala tayong singular entity na pinagtitiwalaan, of course, running a full wallet or keeping your funds in a full wallet, kagaya ng Daedalus, it is a no-brainer. Yun talaga yung pinaka magandang choice para sa'yo. But, meron din naman kasi mga tao na they cannot be bothered with the technical stuff, mga nitty-gritties. So, if you are that kind of person, the perfect choice for you is having the light wallet kagaya ng Yoroi. That's just it basically. So, ayan guys, I hope you find this video informative and useful. And kung gusto nyong abangan yung mga next videos namin, follow nyo kami yung Facebook page namin, staking.rocks. Pati na rin yung YouTube video namin if madalas kayo sa YouTube. And let me take this opportunity na rin to invite you to stake with us sa stake pool namin dito sa Cardano Network, PHRCK. You should see the details of our stake pool dito. Yan yung ticker code and yung pool ID na kailangan ninyo para mag-stake sa pool namin. And if you are not yet staking your ADAs, bakit hindi pa kayo nag-i-stake? You are missing out on the rewards. Kaya mag-stake na kayo. Okay guys, I hope to see you in our next video.